Pero hindi pa ba overpowered kasi, yun? Kasi nga, kamukha nang sinasabi naman nagkakagulo. Ayoko nang magkagulo. Kasi pwede naman na ako na mag-concentrate dun sa... kasi Subic, hindi ko nalaman. Ngayon ko lang nalaman Subic as big as Singapore. Ang Subic 24 years ago iniwan ng Amerikano. Ang Subic ang for 24 years, there's no major development na nangyari sa Subic. Ngayon, gumagawa kami ng another 3,000 hectares as big as Makati na para magkaroon ng Subic town na naman kami na para may papaupahan tayo. Okay, but what do you think happened? So I'm gonna ask you now. Clearly, someone spoke to the president. I mean, with all his problems, he's not just gonna figure this out on his own out of the blue. You know, he was informed. The president was informed. And upon the information that the president got, he felt it was best to transfer you or remove you. So, what do you think happened? Did someone lobby for it? Yes, of course. So, who did it? Meron, sabi nga, may petition daw ang mga local. Yun daw sa Bataan at saka sa Sambales. Who do you think? Si Isma, siyempre, siya yung nagpapirma. Sino? Na ano, si Atty. Si Isma. Oh. Nagpapirma sa petition against you. Petition ako. Kahit hindi ko pa sila nakausap, hindi nila ako binigyan ng chance para malaman kung sino ko. Ano, tapos isa pa, na pati yung chamber ng of commerce ng ano ng Subic na panungunahan ni Baldeo, eh samantalang siya inimbitahan niya ako sa ano niya, restaurant niya, tapos nagsabi sa akin ng mga problema. Tapos yung problema nila, hindi pa nila inuumpisan. Binigyan ko na agad ng solusyon. No, but... I'll be... Do you think Senator Richard Gordon asked the president to remove you? Hindi ko, ano, no. Pero siyempre, alakita mo naman ang ginawa ni Senator Gordon para sa presidente. No? Ano yun? Siyempre, yung support niya sa presidente. Kaya nga ako, sabi ko, naintindihan ko yan. Kung kailangan na ako na naman yung maging, ano... sacrifice. May mahilig ako sacrifice eh. Mm. Eh nung pang, di ba, eh, isang taon na yata nung ako'y inimbitahan mo dito na during the filing of ano. So are you disappointed with the president? No. Considering that, I mean, you did file in effect for the party's candidacy in which he was able to run after he replaced. Actually, hindi ako disappointed sa kanya kasi unang-una, hindi naman yung pagka-appoint ko dito sa SBMA, hindi naman to bayad utang eh, na sinasabi nila eh. Kasi para sa akin, yung ginawa ng presidente na maibalik niya ang peace and order, maibalik niya ang yung against criminality na campaign niya, yun lang security ng mga anak ko, ng pamilya ko, ay ma-feel ko ngayon na safe yung mga bata. Okay na sa akin 'yon. Kasi yan din naman ang promise namin during the campaign na ibalik natin ang katinoan, ibalik natin ang peace and order, alisin natin ang illegal drugs, tapos yung graft and corruption, and of course the economic development na ngayon. Okay. 140 billion yung project ko sa Subic na hopefully ituloy nila. We'll have to see about that. Okay. Now, you were offered, as you said, no, by the president. As USEC, what did he say exactly? Sabi niya nga sa akin na ano, nung nag-usap kami, sabi niya ganun, dito ka sa DLG, hawakan mo yung barangay. No? Kasi hindi lang ngayon namin pinag-usapan yan. Wait. So sabi niya, hawakan mong barangay, hindi niya sinabing USEC ka na. Hindi, yun ang sinabi. Yun ang sinabi nila. Ni ES sa kanya. No? Tapos ngayon, sabi ko nga, hindi lang namin ngayon pinag-usapan to. Kasi way back, during the campaign, ito yung aming topic. Topic namin, barangay. Kaya alam ko, natatandaan niya na ito yung pinag-usapan natin. Kaya sabi niya, I'm very suitable for the position. Okay. Now, Malacanang spoke and said that there was no... formal appointment. Yeah, walang appointment. Not yet. Mm-hmm. Or it's, I mean, nothing formal yet. Wala. In effect. Wala naman akong sinabing in-appoint ako eh. Ang sinabi ko, inoperan ako. No? Ngayon, if ever na kung matuloy o hindi, it's up to them. Basta ito yung totoo na pinatawag nila so ako dyan. So what can you bring to the table if you come into DILG as an undersecretary? Kasi siguro isipin ng iba sa SBMA pa lang, nagkakulo na pagdating sa DILG, anong gagawin ni Martin? Karen, nagkakilala ka tayo. Ako'y barangay captain ng Barangay San Antonio. Ako siguro yung experience ko for more than 13 years
siguro now it's high time na mag-shine ang barangay sa gobyerno na to.